Nagkaranas ka ba ng pamamaalam ng mamamatay na mahal mo sa buhay? Anong pakiramdam ang bumalot sa iyo habang siya ay nakahabiling? Katulad rin kaya ito ng naramdaman ng mga alagad ni Jesus? Alamin natin sa pagbasa ng Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama, at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pang mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Diyos ay nananahan sa ating mga puso. Ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay aktibong nasa sa atin. Ito ay kahangahangang namnamin. Ang epekto ng presensya ng Diyos ay kapayapaan. Kapayapaan sa ating puso na nagpapalaganap sa ating mga komunidad at naging pundasyon ng kapayapaan ng mundo. Mahinahon na inihahanda ni Jesus ang mga alagad sa araw na hindi na siya nila makikita. Inaanyayahan ni Jesus ang mga ito na huwag pangapitan ang kanyang presensya sa lupa bagkus maging bukas sa mas malalim na paraan ng ugnayan sa kanya. Madalas mahirap ang mag-let go at yakapin kung ano ang bago. Sa ating pagkapit sa nakaraan, mahirap makapag-move on. Ngunit si Jesus, nangako siyang ipadadala ang patnubay, ang Espiritu Santo na gagabay sa ating paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan sa piling niya. Mag-isa man tayo sa buhay, lagi nating panghahawakan ng mga salita ni Jesus na huwag kang matakot. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. At iyan ang magbibigay sa atin ng lakas at tibay ng loob. Kapatid, sandali tayong manahimik at hayaan ang mga salita ni Jesus na tumagos sa ating puso, sa ating buhay, sa ating mga takot. Huwag kayong mangamba. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Panginoon, mahinahon kang nagpapaalam at naghahabilin sa iyong mga alagad. Balot sila ng takot at pangamba dahil ikaw ay di na nila makakasama. Subalit, Panginoon, binigyan mo sila ng pag-asa, katulad rin ng pag-asa na aming kinakapitan ngayon. Salamat po sa inyong paggabay sa amin, sa pag-alis ng aming takot at pangamba sa paglalakbay sa buhay na ito. Amen.